Kawan, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan, no, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin yaring kasalanan. Ako'y kawan, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipaghaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban naming makaganap sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang mahabagin at mapagpatawad, sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin, na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing, sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupuring lagi't magpapasalamat
sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nananais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana po, no, medyo minomonitor din natin, no, kung baka kasi umabot ang 40 days na parang walang nangyari sa buhay natin o sa paghahandaan natin. Meron tayong pinaghahandaan. At yung paghahandaan na ito ay, kumbaga, yung mas maging ready tayo spiritually pagdating ng mga mahal na araw. At yan nga yung laging paanyaya sa atin, pagsisihan ng ating mga kasalanan, magbalik loob tayo sa Diyos. So meron tayong 40 days. Huwag natin sanang aksayahin yung mga araw. Kaya ngayong unang araw ng buwan, ito yung mga ipinapaalala sa atin ng Diyos sa atin pong mga pagbasa. Maganda po yung sa unang pagbasa, no? Yung sa aklat ni Propeta Daniel. Yung makita natin mismo, yung ating mga sarili, yung ating pagkatao, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Dito inamin niya, no, na napakasama, no, ng tao, hindi kami nakinig sa iyong mga propeta, sa mga hari, mga namumuno, magulang, maging sa bayan, at maging sa Diyos. No? Napakalaki ng pagkukulang ng tao, pero ang sabi niya, ikaw Panginoon, mahabagin at mapagpatawad. Yun yung mas, no, magandang makita natin ngayon. Talaga naman. No? Pero yung paalala ni Jesus, sana po, no, sa isang mundong nagiging magulo dahil maraming tao judgmental. Maraming tao ayaw magpatawad. Maraming tao nagiging madamot. Kaya nga, di ba, sabi ni Kristo, sana tularan natin ang Diyos. Kaya sabi niya, huwag kayong humatol. Di ba, parang ang hirap ngayon, no? Ang bilis-bilis nating maging judgmental. Maganda yung isang segment sa isang TV, yung bawal ang judgmental. Na tayo kasi, hanggat di natin nakikilala, minsan by the appearance, no, sa itsura, inuhusgahan na natin yung tao. Yan. Kaya hindi nagiging masaya yung ating pamumuhay, yung pakikitungo, kasi nauunahan na agad ng panguhusga. Hilatsa ng mukha, ay, parang magnanakaw to, ay, mapagsamantala ito, ay, parang ganun. Pero sabi, huwag tayong maging judgmental. Pero kung sakasakali na tayo po ay mahusgahan naman, mahirap po yun, no?
Ay, hindi ko alam kung naranasan niyo na bang mahusgahan. No? Pero mahirap yun. No? Mahirap yung walang magtiwala sa'yo dahil hinusgahan ka na agad. No? Gusto mong magbago, walang naniniwala sa'yo kasi hinusgahan ka na. Yung kakayanan mo, hinusgahan na. Mahirap yun. At naranasan na natin yun. Eh, sana po naranasan nyo na rin. Kasi hanggat hindi mo nararanasan yan, ikaw yung magiging judgmental. Kaya nga, naintindihan niya ng Poong Nazareno eh. Diba? Kasi mismo ang Poong Nazareno, inusgahan ng mga tao. Sino ka ba? Sino bang magulang mo? Anong kakayahan mo? Anong kapangyarihan mo? Kaya never na nanghusga ang Poong Nazareno sa atin. Kahit gaano pa kasama o kamakasalanan ng tao, hindi niya ito huhusgahan. Pero sabi ko po, kung sakasakali na tayo po ay nahusgahan, yung pangalawa, ang sabi niya, magpatawad kayo. Diba? Magpatawad kayo. Kasi, sabi ko ulit, hindi tayo perpekto. Nakakagawa din tayo ng mga mali at nakapanghusga din tayo. Pero pinatawad tayo ng Diyos. So, minsan, kailangan natin intindihin ano ang pinanggagalingan ng isang taong mapanghusga. Siguro talagang wounded, no? May masakit na naranasan, at hindi pa aware, kaya nagiging, yung paraan ng paghihiganti, nagiging mapanghusga din. At kapag nagawa natin to, sinunod natin si Jesus, hindi tayo naging mapanghusga, o kung nahusgan man tayo, natuto tayong magpatawad, ang sabi niya, magbigay ka. Dahil, bibigyan ka ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw. Diba? Talagang mayroong mabuting mangyayari sa atin, o kaya may mabuting gagawin ng Diyos sa atin. Kahit na mayroong mga pangit na ginawa, ang tao, ang kapwa natin sa atin, ang Diyos ang bahalang magbalik niyan. Biray niyo, no? Siksik, liglig, at umaapaw. Yun yung magandang baunin natin, no? Na sa simula ng linggong ito, sa paglipas ng isang taon, ito yung paanyaya sa atin. Isang hamon, no? Pero siyempre, kailangan natin itong pagdesisyonan. Pero kung pipiliin natin sundin ang Diyos, hindi ka magsisisi. Dahil yung biyaya, yung grasya, hindi mo mapapansin. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at napapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang ating pong itutugon, Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling, magpapagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. At inawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lalo na at mga nasa ibang bansa, ang mga misang pasasalamat, special na intensyon, at mga kaluluwa na hinihiling may pagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay,
sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo. At sumay rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kaming makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas.
Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng mga